ninyo ang Panginoon, dakinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng ninika niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng pinakamabuti iyong tinataglay. Loobin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkakaloob, mapagyaman mo rin ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyayaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito ay hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iyan ay nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba tanda iyan na kayo ay namumuhay pa
ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang ng bawat isa, ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami ay parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila ay sa kanya nagmula. Walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya, kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha ay maturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito.
noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila siya na siya nga ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Atin ding alalahanin, mga kapatid, at ipagdasal yung mga naapektuhang higit ng mga pagbaha. Ano po? Paano man tayo naaabot ng misa sa Quiapo, ay dalangin natin na yung mga matitibay nating kasama dito araw-araw na hindi na nakarating dahil nga sa baha, ay nasa mabuti pa rin kalagayan. Mapagkalingang habag ang makulay na lumulutang mula sa mga pagbasa natin ngayong araw na ito. Mapagkalingang habag. Ibig sabihin, yung awa na nai-translate sa gawa ng pagkalinga sa kapwa. Maganda palang basahin mula sa punto de vista ni Apostol Pablo ang sulat niya sa mga taga-Korinto. Alam nyo, nung unang beses kong binasa, parang medyo ang pakiramdam ko ay bakit kaya niya itinuturing ng mga sanggol yung kanyang mga pinaglilingkuran sa Korinto. Tapos sinasabi pa niya na makalaman. Pero matapos kong basahin ang basahin, alam nyo, na-realize ko mga kapatid na hindi pala siya naglo-lockdown sa mga taga-Korinto, kundi inaabot niya sila kasi siya yung kanilang leader. Inaabot niya sila kung saan sila sa tingin niya ay naroroon sa kanilang spiritual journey. Ibig sabihin, mayroon siyang pagkagagap, kapado niya kung nasaan ang level ng maturity o specifically spiritual maturity ng kanyang pamayanan sa Korinto. At nakilala ko ng husto si Apostol Pablo sa sulat niyang ito, chapter 3, sa mga taga-Korinto. Alam niyo mga kapatid, sa tingin ko meron po siyang balancing pagkatao. Komportable siya sa pagtatanggol at pagkalinga, sa pagtataguyod at pag-aalaga. Parang well-developed ang kanyang anima. Ang anima, mga kapatid, ay yun pong tinatawag na unconscious feminine side of a man. Yung mga lalaki ay mayroong dalawang sides sa kanyang
psyche. Yung masculine at feminine. Yung mga babae naman, meron silang tinatawag na animus. Ito naman yung unconscious masculine side of a woman. Ayun na, no? Pero hindi po natin sinasabing tomboy sila. O hindi naman natin sinasabing bading si Pablo. Ang sinasabi natin, well-developed yung kanyang masculine side at yung kanyang feminine side, sabay. Sabihin na nating motherly instinct niya. Ang metaphor po kasi niyang ginamit para isalarawan ang aspetong espiritual ng mga taga-Korinto ay pagiging sanggol kay Kristo na buong habag niyang kinakalinga sa pamamagitan ng pagpapainom ng gatas. Adi po ba? Napaka-motherly ang kanyang halimbawa. Caring, nurturing, mga sabihin na nating qualities ng isang ina o ng isang tumatayong ina sa kanyang anak. Ang isa pa ay ang malusog niyang pakikipagsabayan sa iba na mga umuusbong na leader ng kanilang sambayanan. Gaya ni Apollos, para po sa kanya walang kompetisyon sa kanila. Pareho lamang silang kasangkapan ng tunay na manghahasik, katuwang ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sila ang tagapagtanim, si Jesus naman ang nagpapasibol at nagpapalago. At para sa kanya, they don't matter. Who matters is Jesus. Ayun ano. Alam niya kung saan siya lalagay. Alam niya kung sinong mahalaga o mas mahalaga kaysa sa kanila. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, mapagkalingang habag din ng isang sambahayan ang nagtulak sa kanila para ipag-adya kay Jesus ang isa nilang miyembrong may sakit, ang biyanan ni Simon Pedro. Napakapalad niya, ano ho? Kasi may mga nagmamalasakit sa kanya. Naalala ko tuloy yung isang may sakit din. Walang maglapit sa kanya kay Jesus. Nandun lang siya sa labas. At si Jesus ang lumapit sa kanya. Eh kasi ho, walang magdala sa akin sa inyo. Kahabag-habag yun. Kasi parang walang caring community. O kung meron man siyang community, meron man siyang pamilya, maaaring pinabayaan na siya. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa unang pagbasa, bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Malinaw po nating nakita ito nang kaagad siyang nagsilbi yung biyanan ni Simon Pedro. Pagkatapos niyang gumaling, nagsilbi na siya kaagad. Ibig sabihin, maaaring siya mismo ay mapagkalinga rin. Kaya naman siya ay walang pagdadalawang isip na kinalinga rin ng kanyang mga kaibigan. Ang isa pang nagpapakita ng mapagkalingang habag ay nang dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus ang iba pang may sakit. So hindi lang yung biyanan ni Simon Pedro ang kinakitaan natin ng pagkalinga ng kanilang community o ng kanilang pamilya, kundi yung iba pang may sakit.
Actually, ang term ay lahat ng may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At iyon din ang tinanggap ng kanilang mga pasyente. Yung mga may sakit, ang tinanggap nila ay ang pagkalinga ng mga nagmamahal sa kanila. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila para pagalingin. Ito rin marahil ang nagtulak sa kanya kay Jesus para pumunta pa sa ibang bayan at magpagaling din doon. Ito para sa kanya ang layunin ng pagkakasugo sa kanya. At walang ibang makapipigil sa kanya sa pagsasagawa ng layuning ito. Si Jesus po, minamahal kong mga kapatid, ang napakatibay nating halimbawa ng isang natagpuan na ang meaning and purpose ng kanyang buhay. Isang bukas yung kanyang pinaglalaanan ng panahon at lakas. Isang bukas yun na pinaglalaanan niya ng kanyang buhay at kamatayan. Isang kapahayagan ng malalim na pag-ibig at tapat na pagsunod sa kanyang Ama sa langit. Ito rin ang pag-aalayan ng kanyang pinakadakilang sakripisyo. Ito rin nawa ang matagpuan natin sa patuloy nating paglalakbay sa buhay. Ang kanya-kanya nating bukasyon, ang sari-sarili nating meaning and purpose, rason kung bakit tayo nabubuhay, ang tunay na kahulugan ng ating buhay at tiyak ang katuturan ng ating pag-iral. At pag ito'y natagpuan natin, mga kapatid, everything will never be the same again. Everything will never be the same again dahil mayroon ka ng higher purpose. Mayroon ng pinaglalaanan ang iyong mga pagpapakahirap araw-araw. Mayroon ng worth loving. Mayroon ng worth fighting for. Mayroon ng worth dying for. Matulungan nawa tayo ng Espiritong Banal sa ating paghahanap, pagkilatis, at pagpapasya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kahabagan niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng masasamang espiritu, dalhin din po natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay, at nangangailangan ng mapagpalang pagmamahal niya. Magdalahan po tayo, mga kapatid, at sa bawat pagdadala, ang atin pong dalangin, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagaling sa kami. Ang mga nagdurusa sa pag-alala at pagkabahala,
naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, bantayan niyo po ang inyong pamilya. Iligtas at arugain niyo kami sapagkat nasa inyo ang lahat ng aming pag-asa. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa iyo, pasasalamat ng puso. Pagsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ibig mo. Ang baling ng aking ay sa'yo huwag nawa pababayang masipayo. Ikaw ang buntong ininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, pag-ilog. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang mababang trutang mabighan ng panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y awit, pag-ibig. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service. Bukas, September 5, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.